Hello! Welcome sa Invested. So today guys, i-discuss natin ang kampanyang DMCI Holdings Incorporated na mayroong ticker symbol na DMC. So dito guys, alamin natin yung upcoming dividend ni DMC. Titignan din natin kung ano yung latest news and disclosures ni DMC. And also, titignan din natin kung pwede bang pag-investan itong si DMC as a value investor. Okay, so lahat-lahat ng yan ay pagsasama-sama natin sa isang video. So kung ready na kayo, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so kung viewers kayo ng ating channel at matagal na kayo nakasubaybay dito sa ating channel, meron akong hawak dito sa DMC, no? So today, meron akong unrealized gain na 157.78% sa DMC. And also guys, no, kung nag-uumpisa pa lamang tayo sa paggawa nitong ating channel, yung ibang shares natin dito sa DMC ay talagang binenta na natin. Kasi nang time na yon na-reach na ng company yung intrinsic value ko sa DMC. Kaya nagbenta tayo ng ilang shares natin sa company. Kaya kung titignan natin, 5.3% na lang ng aking portfolio ay na kay DMC ngayon. Okay? Kung titignan natin dito guys, yung 1-year performance ni DMC, on October 15, 2020, yung kanilang share price lang ay nasa 4.28 pesos per share and now nasa 9.10 pesos per share na yung price ni DMC. Now, kung titignan natin dito guys, yung performance ng company, yung long-term performance, nakikita natin yung pinaka-high na inabot ng DMC ay nasa around 15.86 pesos per share. And now, nasa 9.10 pesos per share na lang ang company. Okay, so ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit bumaba yung share price ni DMC from 15.86 pesos per share on 2017? So tingin ko yung unang pinaka main reason kung bakit bumaba yung share price, yung issue ng kanilang subsidiaries na SCC. Because of due to the increase in coal volume sold in NPC. And also, nang time na to, medyo mainit yung mata ni Pangulong Duterte sa mga mining company. Alam naman natin na mayroong holdings itong si DMC. And also, kaya din nagtuloy-tuloy yung pagbaba ng share price ni DMC. May hawak din silang share sa Manila Water. Kaya nakita natin tuloy-tuloy yung pagbaba ng share price. Now, nakikita na natin na tumataas na yung share price ni DMC. Bakit? Siyempre, gumaganda na yung business na company. And also, maganda yung kita nila sa mining and yung hawak nila sa water concession ay gumaganda na rin yung pagpapatakbo. Kaya nakikita natin na umaangat na yung share price ni DMC ngayon. Okay guys, so as of 2020, yung may pinakamalaking revenue na nanggagaling sa DMC ay ang construction na nasa 24.7%, susundan ng coal and mining na nasa 24.4%, real estate na nasa 24%, power on grid na nasa 17.4%, power off grid na nasa 5.9%, and nickel mining na nasa 3.7%. Okay guys, so hindi natin dito itatabik yung latest news and disclosure ni DMC dahil may ginawa na tayong video about sa DMC. 2 weeks ago, in-upload natin yan. So yung title nun ay Massive Long-Term Upside ni DMC. And also, kung gusto nyo mapanood, magpa-pop up dyan guys sa taas. So click nyo na lang. Kung gusto nyo mapanood, yung full details sa latest news and disclosure ni DMC and also yung intrinsic value ngayon na DMC. Okay guys, ito naman yung dividend history ni DMC from 2017 until 2021. So ito naman yung kanilang latest upcoming dividend. Ayan. So ito yung kanilang dividend per share na ibibigay sa kanilang mga shareholders ngayon. Nasa 48 centavo dividend per share. And also, this is the long dividend history ni DMC. From 2011, guys, nakikita natin, yung kanilang dividend yield ay nasa 2.3% per year. And dividend per share na binibigay sa mga shareholders na nasa 20 centavo dividend per share per year. And guys, kung titignan natin dito ngayon, guys, yung kanilang dividend
yield na 5.3% per year, and dividend per share na nasa 48 centavo dividend per share per year. Tignan natin dito guys yung performance na kanilang dividend for the past 10 years. Hindi stable yung kanilang pagbibigay ng dividend, no? Tumataas, bababa, taas, baba, no? But kung titignan natin over the long run, growing naman yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. Okay guys, so para makatanggap ka naman na upcoming dividend ni DMC, so kailangan mo lang maging part owner or shareholders ng company in the next coming 5 days to receive the upcoming dividend. So yung kanilang ex-dividend date guys ay sa October 21, 2021 and yung kanilang dividend pay date ay sa November 10, 2021. Now, kung titignan natin dito, i-compare natin yung dividend yield ni DMC compared to the market, nakikita natin na nasa high dividend yield itong si DMC, no, compared to the average dividend yield in the Philippine market na nasa 4% lang. And also, kung titignan natin dito yung forecast ng mga analysts sa dividend ng company in the next coming 3 years ay nasa 4.8%. And also, kung titignan natin dito yung kanyang current payout to shareholders or payout ratio ngayon ay nasa green flag tayo sa company because nasa 13% lang yung kanilang payout ratio ngayon, no? So that's a very very good and positive sign na kaya nilang i-handle yung kanilang dividend na ibibigay ngayon sa kanilang mga shareholders. Okay? Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung pagre-review natin sa company DMC sa kanilang dividend. Okay guys, so before I forgot, meron akong ginawang playlist, no? Kung gusto niyo malaman kung paano ako nagva-value ng company and paano siya ginagawa step by step, pumunta lang kayo sa playlist and hanapin niyo lang yung paano mag-value ng company. And also guys, kung gusto niyo matuto kung paano bumili ng magandang company and pasok sa criteria niyo, panoorin nyo lang yung ating playlist na My Investing Strategy. So, meron siyang 6 episodes. So, make sure na panoorin nyo lahat yan guys para matuto kayo sa pagva-value ng isang company. And also, magkaroon kayo ng idea at malawak na kalaman sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And also guys, kung gusto nyo naman malaman kung ano yung mga binenta ko at binili yung mga company, so makikita nyo naman ito sa ating My Portfolio History. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung pagre-review natin sa company DMC. Maraming salamat sa supporta nyo sa ating channel. This is Pesi Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesi Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.